Pagyamanin ang iyong kaalaman sa agrikultura at alamin ang mga pamamaraan upang maging bihasa at matagumpay na entrepreneur. Dito lang sa Agripreneur, hatid ng Entrepinoy Espesyal, kaalyado ang Vimvertex and Company Incorporated. Yan, mga kaalyado, magandang pakikinig pa rin, happy listening po sa inyo, no? At tuloy-tuloy tayo sa Agripreneur, kasama natin ang Team Atovi. Pero bago po yan, ano, binabati natin si Abigail or Abigail Engano Ortiz Sancheta. Sabi niya, nakaka-bless, keep it up. Ang jolly niyo pong lahat. Sabi niya, life is so beautiful, thank you, Lord. Hello sa kanilang ninang, Pastor Vika Sagabayan. And Elizabeth Sagabayan ng UMC Bulacan. God bless. Always lagi raw sila nakikinig mula sa Jeddah KSA. Nasa kabilang linya na po si mula sa Team Atovi, si Sir Aldrich Alvarez. Magandang umaga, Aldrich. Yes, good morning po. And good morning po sa ating mga listeners po ngayong umaga. Ano ba ang pag-uusapan natin, Aldrich? Yes, ngayon po yung mga questions ng ating listeners na mga nagtanong po last week. And before po dyan, doon sa mga tatanong po ng seminars, again, meron po tayong seminar na gagawin this May 28 sa Provincial Capital Compound sa Benigno Aquino Hall, this 8 o'clock na umaga, this Saturday na po yon. So, fourth ano po to, na HAGA convention po na gagawin po through DA doon po sa San Fernando, Pampanga. So, yung seminar po natin na to, may part po ang Atovi at mag-anticipate po dyan. So, doon sa mga gustong umaten po ng seminars at matuto sa pagbababuyan, ito po ang seminar na tama po sa inyo. Saka, habol ko rin po, may magkoconduct din po ng seminar sila Pastor Borja regarding din po sa Atovi dyan po sa Barangay Conversion, Pantabangan, Nueva Ecija. Ito po ay gaganapin po bukas 9 o'clock po ng umaga. So, punta po kayo doon sa mga curious about the technology. Kasi sila po nasubukan po yung technology and maganda po daw yung amoy, tapos yung baboy. Nakita nila yung resulta po. So, makita nyo din po at ma-share din po sa inyo yung technology po natin. Ayun. At maganda paalala yan na ito na, meron na set na araw ng seminar, no? Matagal na may nag-aabang sa inyong mga seminar, Aldrich. So, ano pa yung mga isi-share mo ngayon bukod dun sa yung mga particular na tinatanong, ano? Or hinihiling ng kasagutan ng mga nakatutok sa Team Atovi. Yun nga, ang isa sa topic natin ay yung paghahanda sa agribusiness ngayon malapit na ang tag-ulan. Aldrich, yes. Paano ba ihanda ang mga pananim, lalo na yung mga yung prone sa baha ng mga lugar? Opo. Sa pananim po talaga, especially sa mga nagpapalay, at mostly po talaga yan kapag nakatanim na po ang ating mga naitanim at bumaha, mostly wala na po tayong nagagawa. Pero kung naalala nyo po before, may sinabi kami sa inyo na yung palayan po nalubog na ho sa baha at nabigyan po nung technology while na nalulong po sa baha, may ginawa po tayong sistema. Yung palay po na hindi na mapapakinabangan, na ibenta pa. So, kung ayaw naman po natin umabot sa gantong sitwasyon, syempre kung flood prone ang inyong area, syempre kung may ma-anticipate po tayo na may parating na bagyo, so doon sa mga sa gantong industriya, kahit po nag-aalaga ng hayop, na maganda rin po makinig kayo sa mga radio station. Ayan. Ayan. Ayan, mga ganyan. Kung ano ho yung mga parating na hindi natin alam. So, pangalaman natin naman na may paparating na, at sinabi naman din po sa radio po ilang meses ngayon na patapos na nga po ang tag-init at papalapit na ang tag-ulan at puro ulan naman maaaring bumaha po sa ating mga lugar. Ito po dapat ngayon, pinaghahandaan na po natin. Ngayon, ang payo ko po sa una-una, kung kayo po ay nagtanim na at malapit na po ma-harvest ang inyong mga tinanim, at kung may parating man ho, i-harvest yun na po siya. So, that's one. Pangalawa po, siyempre, kung ang inyong lugar po ay medyo mababa at pasokin talaga ng tubig, pwede hong maglagay po tayo ng mga harang, yung mga sandbags para hindi po magtuloy-tuloy yung tubig doon sa ating mga taniman. That's another one. Then,
isa po kung napapanood nyo po yung sa YouTube, yung sa Costales Farm, yung nakalagay po doon, meron po doon instant na dumaan po yung bagyo, yung tanim nila mga kamatis, nakatayo pa rin. Aba, ang kamatis pa naman, eh, kumbaga maliit lang yan ang puno, so kayang-kaya ng bagyo yan. Yes, opo. So, dito po po nasabi natin yung kagandahan din po ng ating technology. Kasi kung matitibay po yung mga puno ninyo, at titibay po yan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na sustansya. Para sa ating tao po yan, kung tayo po ay laging kumakain ng magagandang klaseng pagkain na nasusustain yung pangangailangan ng katawan natin, matibay po tayo sa sakit. At the same time, yung pangangatawan natin, malakas. So, kahit ano man mangyari na, let's say, sumakay kayo ng public transport jeeps, nasagi kayo, o minsan nasaktan kayo, hindi siya masyadong masakit kasi yung katawan nyo in best condition. So, ganoon din po yung mga halaman. Kapag yan po ay, syempre, in best condition, kung may mga dumating man hong ganyan mga abilya, may mga pagkakataon po na sila po ay malakas po ang survival. Mm-hmm. So, syempre, kung mahina po yung katawan po niya, madali po bumagsak yung mga sanga, mga ganyan, yung mga bunga. So, yan po yung ating sinasabi na mga efficiency. Kasi po, kung mapapansin nyo naman, before naman po tayo dumating sa mundo, may mga halaman, mga puno tayo, na dumaan na po ang ilang dekada, dumaan na po ang ilang bagyo, nakatayo pa rin. So, isa po lang kasi magandang pundasyon, yung nutrition po nila. So, pang maganda po nutrition po niyan, so maganda rin po ang pangangatawan po niyan. Ganon din po sa mga alaga nating hayop. So, babalik po tayo sa mga alagang hayop. Yung mga alaga nating hayop po, kung malakas po ang kanilang pangangatawan, panigurado po yan, may dumating man hong bagyo. Kasi mostly pag bagyo po, ang sakit ng hayop, isa dun sa mga nagbababoy po, yung nagdudumi na malambot, pasitabi sa mga kumakain, yung iba ho na madali ho magkaubo, sipon, ayan. So, another case po yan, yung mga virus bacteria na malalakas po, especially pag malamig ang panahon. So, ano ho ang panglaban natin dyan? Pati ho mga tao, dapat mataas ang immune system. So, pag immune system po mataas, may dumating na virus bacteria, stress man ho sila dahil sa mga ganyan pong weather condition, malakas pa rin po mga katawan. So, hindi po basta-basta tinatamaan ng sakit. So, yung isa po nating nakausap po ng farm din po kanina, sila po ay tinamaan ng NCD, yung Newcastle's disease yung napag-usapan po natin a few months ago. Yung mga katabi ho nilang farm po may NCD pero sila hindi po tinamaan. So, yan po yung isang kagandahan po nung nagagawa po nung technology. So, may mga nakagamit na rin po niyan na sa isang barangay may mga nagbababoy, yung mga baboy po nung kapitbahay may tama na, sila po wala ho tama yung baboy. Mataas so ano ulit lugar yon, Aldrich, yung sabi mong hindi sila naapektuhan ng Newcastle's disease? Yung manok po na yan, just the part of Quezon. Quezon. So, ayun po. Hindi pa rin i-disclose po kasi yung pangalan ng farm. Pero it's a big farm na 100,000 ang capacity. Ayan po. So, yung bang kanilang ano, mga alaga ay literally walang naapektuhan o very minimal ang epekto ng disease? Yung disease po talagang hindi po naramdaman. As in zero. Mm-hmm. Hindi po nagkaroon ng chance na maliit na nagkaroon po ng Newcastle's disease na pasimula pa lang. As in wala po. Hindi daw nila ininda. Wala hong nangyari sa kanilang ganun. Hinarvest nila yung manok na mababa pa rin ho yung mortality na kagaya pa rin ho nung dati na wala pong Newcastle's disease. Nasa ganun condition pa rin po siya. So, that's good, maganda po. So, malaking bagay po yan, ano, isinishare ni Aldrich kasi siyempre pag nagbabago ang panahon, ang balita rin nagbabago, no? Dahil ang inire-report yung nangyayari sa field. So, pero yes, pag ganito po na may mga balita na nalalabanan, ano, yung epekto ng diseases o even changes sa klima, eh malaking ano yan na effect in a positive way sa productivity, no, ng mga kababayan natin lalo na nasa agribusiness. Yes, opo. Saka ang isa po talaga magandang bigyan natin ng pansin, kagaya po ngayon tutuwa tayo na hopefully yung incoming ng mga mamumuno sa atin, they'll focus on agriculture. So talagang meron po talagang pera sa agrikultura. Hindi lang ho natin nakikita siguro sa ngayon, sa anong mga nakaraan taon, pero kung in my field na sinishare ko po sa inyo, I have seen many people na nag-success sa agriculture. Mm-hmm. And these people ay hindi po basta-basta na nag-farmer lang. Sila po minsan mga lawyers by profession, from well-off family, nag-farming sila dahil talagang nakita po nila yung opportunity na napakaganda po ng
up ng kinikita po pagdating po sa agrikultura. Masasabi ba natin, Aldrich, na hindi sila gaanong ka-expert sa larangan ng agribusiness pero nagtatagumpay? Actually, yes. We could say yes po na ganyan. Kasi sila po, ang mostly stories po nila, ay hindi naman ako agriculturist, hindi naman ako vet, pero talagang gusto ko mag-farming, talagang willing ako matuto. Talaga nag-research ako, nag-ano po ng mga pwede kong gawin, tapos open-minded ako sa mga technologies, kung ano yung mga pwedeng gawin sa pagbabago. So doon po nagsimula yung success po nila. And they, although successful po sila, they never stop learning na kung ano pa yung pwedeng i-improve pa po natin. Kasi kagaya po ngayon, napakaraming challenges sa paligid dahil kagaya po nung huli, yung mga nawala ng loob doon sa nag-aalaga ng baboy dahil ang baba daw nabili ng presyo. Pero yung ating mga ibang kakilala po na gumagamit ng technology, although mababa ang bili ng baboy, may kita pa rin po sila. Hindi po sila negative. So, marami po kasing secret sa business na talagang kailangan po nating hanapan po ng solusyon. Yan po yung ating mga ano. So, isa po dyan susi po kung papasok kayo sa ganitong industry, yung efficiency na sinasabi po natin. Pag sinabi niyong efficiency, yung po sinasabi natin sa inyo na konti yung kumain, yung kinain, pero mabilis silang bumigat, is a kind of efficiency. So, tapos yung mga dumi ho nila, mas konti na lang, tapos nagagamit nyo pa sa ibang bagay yung dumi, is also one of the efficiency. Saka, kung narinig nyo po yung word na integrated farming, pag sinabi nyo po integrated, yung dumi nung ganito, yung byproduct nung ganito, nagagamit dun sa isang proseso ho na pwede nyo pasukin. So, sa atin po, umiikot po sa ganun ng ating technology. Yung dumi ng hayop, nagiging fertilizer. Tapos yung fertilizer, pwede kayo magtanim ng corn, soya. Yung corn, pwede nyo pong gamitin pakain doon sa hayop po na inyong inaalagaan. So, umiikot lang po doon. So, from there, mas kikita po kayo na malaki. Saka self-sufficient po yung farm po ninyo. Yun po yung isa sa mga magaganda po. Kasi, ang isang... Masasabi niyo po na maganda po yung inyong sistema. Pag nakita niyo pong una-una, syempre pag bumabalik na inyong negosyo yung perang pera na inyong ininvest at umiikot na po yung pera. That's one way of saying na financially efficient na po kayo, maganda na po yung ikot. Tapos kung mai-improve niyo pa po siya lalo doon sa ating mga sistema na tinuturo, the more po mag-iimprove pa po yung pasok po sa inyo ng pera. So, maganda pong isa yan sa agriculture po na inyong pasukin. So, may natanong din po sa atin last week after po ng interview kay Doc Teng na kung sa pag-aalaga ba ng baboy, yung breeding na napag-usapan po natin last week, eh, pwede ho bang gawin sa likod ng bahay? So, ang sagot po natin dyan, yes po. Ang breeding po ng baboy, kung kayo po yung mag-aalaga, kailangan nyo lang po ng 4 square meters ng espasyo para sa isang inahin at sa mga magiging anak po niya. Mm-hmm. So, ang kagandahan po kasi noon, yung mga biik po, yan po, aalagaan nyo po yan. Tapos po nung mga 1 month, pwede na pong iwalay, pwede na pong ibenta yung biik. And mostly, ang bentahan po ng biik dun sa iba, nasa 2,000 po yan for the first 10 kilos, then every exceeding kilos ay magdadagdag pa po kayo ng bayad. So, kung may technology kayong ginagamit at ang baboy nyo pong binenta ay nasa mga 12, 13, or 14 to 15 kilos, ay mas maganda pa po yung kikitain po ninyo. So, ganyan pong kaganda po yung ating technology saka kung sasama nyo sa inyong negosyo. Mm. So, yung barako po pala, kung likod bahay po yun, kasi kailangan po ng barako. So, doon po mapapasok yung sinasabi nating AI technology po nila na yung similya po, isisip lang sa inyo, iyanan po sa inahin po, yun na po yun. At yun lang po siya na mag-cycle po na mabuntis po. Oo, yun naman yun na-discuss natin last week. Ano? Aldrich, yung ano lang, balikan ko lang yung para magka-idea sila doon sa amount na pwedeng kitain, ano? Doon sa nag-alaga, let's say, ng inahin. Tapos, ito sa sinasabi mo, 4 square meters na yan sa likod bahay. Magkano ang isang inahin o yung gagastusin para maging productive na yung inahin at eventually pag nabenta, more or less, magkano bang kinikita sa isang ganun o kaya kung mas marami na yung anak ng inahin? Opo. Mostly po yan, ganito po yan. Pag nag-alaga kayo ng inbreeding, ang sabi nga nila, maganda ho yung mga anak sinang 10 para masabi niyong panalo kayo. Ngayon, below 10, medyo maaaring break-even or talo ho talaga. So ngayon, ang inahin po kasi mostly nakakabili kayo ng iba, 16,000. Mm-hmm. Yung pataas po yan, depende sa lahi, depende sa breed, depende po sa pagkukuha ng po ninyo. Ngayon, ang inahin po, magbubuntis po yan ng 114 days. So, ibig sabihin,
mga 3.5 months mm-hmm. ang kanyang pagbubuntis. So, ang isang inahing baboy po yan, kumakain po ng mga 2 kilo sa isang araw po yan, yung inahin po. So, uubos kayo ng feeds din po doon sa inyong alaga. Siguro mga 4 to 5 sacks ng feeds po. Hanggang sa mga anak na, no? Hanggang sa mga anak na mm-hmm. po yan. Kaso, pag nanganak po yung inahin nyo, hindi nyo pa ho naman siya pwedeng ibenta agad yung mga biik dahil may dede pa ho doon sa inahin. So, that's another month. Then, so, palagay nyo uubos kayo ng mga 7 to 8 bags of feeds doon sa inahin. So, kung sa 1,000 ang isang feeds ngayon, palagay nyo uubos kayo ng mga 9,000 na puhunan doon sa pakain. Ngayon, eh, nanganak po siya ng 10 na lang. Sa 10 po. So, let's say sa 10, palagay nyo 10 kilos yung nabenta po yung isang biik. That's 2,000. Mm-hmm. So, 2,000 times 10, meron po kayong 20,000. So, gross po, yun, ano? Gross po yun. Yun so, 20,000 mm-hmm. minus po nyo yung 9,000, meron kayong 11,000. Okay. Ayan. So, sa mga karagdagang katanungan, saan sila pwedeng tumawag, Aldrich? Yes, sa mga may katanungan po, pwede nyo po kontakin sa number ko sa 0917-811-6529. Again, 0917-811-6529. May mobile PLDT din po ako, is 985-4847. It's 985-4847. Office numbers po is 842-3003 saka 842-5312. Saka doon sa mga ano po, testimonials natin, hanapin nyo lang po sa YouTube, type nyo lang po yung AutoV, makita nyo po yung mga testimonials natin doon. So, yun po. Pag may tanong po kayo, tawag lang po kayo. Saka, amaten po kayo ng seminar sa nabanggit ko po kayo sa inyo po kanina. Okay. Okay. Libre po yung mga yan. Thank you, Aldrich. Salamat. Okay, thank you rin po and good morning.